Ayan, ito malalaki na to mga katuka. Ayan sila, tingin sa loob. Welcome back mga katuka, dito sa J&J Avery TV. Para sa araw na to mga katuka, mag-harvest na tayo ng mga inakay natin. Actually, medyo late at the same time early yung pag-harvest natin ngayon. Kasi ito nga yung nangyari mga katuka. Bigyan ko muna kayo ng quick update sa mga nangyari dito sa mga ibon natin itong makakaraang mga araw. Actually, kaya medyo na-late tayo ng pag-vlog ulit at pag-upload ng videos. Kasi may mga inasikaso tayo dito sa mini aviary natin. Bigyan ko muna kayo ng quick update mga katuka. So, ang nangyari nga mga katuka, kung natatandaan nyo, itong pares natin ng green opa, split parblocock, tsaka lutino hen. Diba meron kasi limang inakay na pinapalakihan. And 2 out of those 5 na chick, foster niya lang. Ang mga anak yung dalawang yon anak yon nung proven pair na pinamigay natin nung nakaraan. So dahil ibibigay na natin yung ibon, yung itlog nun, pina-foster na lang natin dito. Tapos, yung tatlo sa limang inakay na pinapalaki nito ay talagang mga anak nila. Well, unfortunately, out of those 5 chicks, dalawa na lang ang natira. Oh, no. So, yung dalawang foster, mga katuka, namatay. Oh. Unang dalawa, binigyan ko lang kayo ng update doon, mga katuka. Yung unang inakay, mga katuka, na namatay dito, napakita ko lang sa inyo, yun yung foster. Yung pangalawa, na namatay, anak talaga nila mga katuka. So unfortunately, sa sobrang liit kasi pahabol na itlog lang yun. So malalaki na yung mga kapatid niya, malalaki na yung mga inakay nung napisa yung itlog. Medyo natatabunan siya kaya hindi napakain ng parents. Ayun, namatay. Aww. Tapos itong huli na pa-foster din natin, hindi ko alam, for some reason, ang laki-laki na nung inakay mga katuka eh. Dilat na nga eh, nakadilat na yung mata. Nakapaglakad-lakad na sa loob ng nest box. So, namatay din. Hindi ko alam kung bakit. So, feeling ko, heat stroke. Tinignan ko naman kasi yung crop niya. Nung nakita kong patay na, may laman naman yung crop. Hindi rin naman matigas, malambot. So, nagulat na lang ako. Pagbukas ko ng nest box to check nga yung mga ibon natin, nakita ko yung isa nakahilata. Pero nung ginalaw ko, hindi na siya gumagalaw. So, sinek ko, yun na nga, patay na. Pero may laman naman yung crop. So, napapakain siya. O, bago pa maubos, kasi sayang yung mga inakay nito, materialis to para sa project natin na Opa Lutino. So, kesa mamatay lang, baka kasi mamatay din yung mga suyo, mga inakay pa dahil mainit nga yung panahon natin. I-harvest na natin, mga katuka, i-hand feed na lang natin. Actually, ito yung dahilan kung bakit na-delay yung pag-harvest natin. Kasi itong mga anak na itong back-to-back opa natin, mga katuka, itong green opa, yung wing split parblocock, tsaka yung mauve parblue opahin natin, malalaki na. As in, malalaki na yung lima mga katuka. Actually, pwede ko na sana i-harvest to a week ago pa. So, kahit last week pa, pwede ko nang i-harvest. Kaya lang, hihintay ko nga sanang magsipaglakihan ng konti itong mga inakay nito bago ko i-harvest para sabay-sabay na. Kaya yan, medyo na late yung pag-harvest natin dito para isang harvest na lang sana. So, anyway, ayan, medyo late tayo ng konti dito at mapapaaga yung pag-harvest natin dito sa mga inakay na to. Tapos, isasabay na rin natin mga katuka yung hand feed na kakatil na ipaparaffle natin. Nandito pa siya sa loob mga katuka. So, yung dalawang inakay niyan, ayan, lumabas na sa nest box. Nandiyan na sila. Wow! Pero hindi pa natin iwawalay yan sa parents mga katuka. Let's give them few more days siguro. Bago natin iwalay kasi medyo bata pa at nag-aaral pa lang silang tumuka. Kaya kapag kaya na nilang kumain independently, siguro mga less than a week, itatransfer na natin yan dun sa colony flight cage natin. So tara mga katuka, samahan nyo ako. I-harvest na natin itong mga inakay natin, tapos i-hand feed na lang natin para makapag-produce na rin sila ng panibagong clutch ng mga itlog. So na-ready na natin dito mga katuka yung paglalagyan natin. So tara, simulan na natin to. Let's go! So, simulan na natin dito mga katuka na papakita ko sa inyo habang hina-harvest natin, bibigyan ko yung update. So, out of 5 ng mga inakay nga nito mga katuka. So, ito sila sa gilid. Yan, kung makikita nyo,
dalawa na lang. Aww. Yung natitira. So kunin na natin 'to. Sa tingin ko, red beak na 'to mga katoka eh, pero dahil medyo maitim yung ulo, tingin ko magiging ID na nito is hindi na magi-visual opa 'to eh. So green split opa. Split Lutino, sex link cock na to mga katoka. Nalagyan na rin natin to ng leg band nung nakaraan mga katoka. So yan na. Tapos, itong isa, yung kapatid niya, feeling ko ganun din mga katoka. Red beak na medyo maitim din yung ulo eh. So, green split opa, split Lutino, sex link cock. So, pag-iisipan ko kung isuswap ko yung isa dyan mga katoka, kung ititrade ko sa Lutino, or opa line split Lutino sex link hen na yang din. Titingnan natin. Pag-isipan ko muna kung ipapalit ko o bibili na lang tayo ng materyales. So, yan. Actually, ganito na rin kalaki yung huling inakay na namatay mga katoka nung isang araw lang. Yung pinaposter natin. So, hindi ko alam kung bakit pero sa tingin namin ni Mrs. Tuka, na heat stroke siya. Okay, dito naman tayo mga katoka sa back to back opa line natin, yung green opa yung split par blue cut, mauve par blue opa hen. So, ayan, ito malalaki na to mga katoka. Ayan sila, yun sa loob. Nalinis na rin natin yung nest box nito kasi nung nakaraan mga katoka, sobrang dumi na talaga. Mabaho na yung amoy niya at the same time, pinamamahayan na ng langaw sa loob. Nilinis ko na siya, minubuti ko ng linisin, tapos binalik ko na lang. Anyway, harvestin na natin yung ito mga katoka, sobrang lalaki na. Ito, meron na tayo ditong, ayun, tinailang tayo agad. Tapos lang tayo mga katoka kasi tinailang tayo agad. At okay lang sana kung tayo kaya nabagsakan ng tae sa ulo at katawan yung isang inakay natin. So baka manigas, pumangit yung balahibo kaya nilinis mo natin. Anyway, ito yung unang in-harvest natin sa back-to-back opaline natin. Meron tayong green opaline. Sa tingin ko mag-yewing pa to. Kasi yan o, dilaw din yung ilalim. So yan, meron na tayo ditong green opaline. Sana mag-yewing. Tapos, meron din tayo yung susunod ay ito. So, par blue, wow. Ewing, mga katoka. Ayan. Par blue, ewing. Meron tayo ditong, ito yung pangatlo. Hindi ko masabi kung mauve o ano eh. O blue. It's either blue o mauve. Ewing mga katoka. Ayan, puro visual yan kasi back to back opa line ng parents niyan eh. Itong pang-apat. Hindi lang, tinaihan na naman tayo. So, itong pang-apat natin ay mob. Ayan, ito, mob ewing na to mga katoka. Mob ewing. So, ganda ng kulay mga katoka oh. Ganda ng harvest natin ngayon. Itong pang lima. Ito. Yan, green ewing na to mga katoka. Ito sure na ewing na to. Yan, green ewing. So ayan na yung lima. Na anak ng back to back opaline natin. So, pag lumaki-laki pa to ng konti, mga katoka, papa-DNA natin to. Siguro papa-schedule tayo, kontakin ulit natin si Bossing, si Opaline Arabian, yung dating nag-DNA sa atin. Papa-DNA natin tong mga anak ng back-to-back Opaline. Siyempre, yung anak nitong Green Opa, yung Green Opa Split Parloca, karalutimahin natin, hindi na natin ipapa-DNA yan kasi mga sex link truck na yan, mga katoka. Yan, tara, kunin naman natin to. Yung hand feed natin na kakatil yung ipapamigay natin sa raffle. Actually medyo malaki na rin to mga katoka. Hindi isa na lang to kasi yung dalawang kapatid niya ayan lumabas na sa nest box, nag-aaral na tumuka. So nag-iisa na lang siyang naiwan dito sa loob. Ayan, medyo malaki na rin to. Pied ang kulay niya mga katoka.
Sama na natin siya dyan. I-handfeed lang namin to ni Mrs. Toka para masanay na rin sa syringe bago natin iparapol. Tuloy-tuloy lang yung mechanics natin, mga katuka, para sa raffle natin. So again, panoorin nyo yung last vlog namin, nandun yung mechanics natin para makasali kayo sa paraffle natin ng hand feed na kakatil. So ito pala mga katuka, bago tayo lumabas dun, bibigyan ko lang kayo ng update dito sa back-to-back lotino natin, bago ko makalimutan. Pareho silang proven sa mga dati nilang pares. Pero bagong salang sila kasi bagong pinagpares ko lang sila, hindi pa sila nakaka-buhay ng inakay. Well anyway, yung first clutch nila sa akin, lahat hindi nag-fertile mga toka. Meron silang tatlong itlog, walang nag-fertile kahit isa. Ngayon, meron na ulit tong mga itlog mga katoka. Actually, lima yung itlog nila, lahat fertile. Pero yung isa, nabasag na kasi for some reason. Ilang beses ko na inayos yung nest box nito mga katuka dinadamihan ko ng kusot pero ewan ko, nililinis niya talaga yung part na may mga itlog, tinatanggal niya yung mga kusot. Anyway, and back to back lotino, may apat na itlog yan na natitira, lahat fertile na. Siguro in the next one more week magsisimula ng magsipag hatch yung mga itlog niya mga katuka. Pag-iisipan natin kung paparaffle din tayo ng isang lotino kung maraming lotinong ilalabas to mga to, kasi may possibility rin na maglabas to ng albino. Anyway, pag maraming binigay sa atin na lotino, baka magparaffle din tayo ng isa sa mga magiging inakay nito. Itayin nyo lang sa mga susunod ng videos namin, lagi lang kayo manood ng videos namin para lagi kayong updated kung paano yung mga magiging mechanics ng susunod ng mga paraffle natin. So tara! So bago natin tapusin mga katoka itong video natin sa pag-harvest natin, bigyan ko ulit kayo ng mabilisang update dito sa mga na-harvest natin. Tara, tingin dito. Dito na yung hand feed natin na kakatil. Na yan, may leg band na to. Isa siyang pied na kakatil. Tapos again, ito yung dalawa natin na split opaline, split lutino, sex link cock. Opo, daddy. Ayan, so tapos ito yung limang back-to-back opaline natin. Meron tayong dalawang mob. Isang, ito, sure na to na mob viewing. Ayan, meron ng mga leg band dyan. Ito, mob din to, malamang. So, mob, hindi ko pa alam kung mag-yewing. Pero yan, dalawa yung mob natin. Tapos meron tayong green opaline na mukhang hindi na itong mag-yewing mga katuka. Pero meron tayong green yewing. Ito sure na to na yewing na to mga katuka. Yan, o, dilaw na yung likod. Tsaka yung ilalim niya. So, green yewing opaline. Tapos meron tayong par blue yewing mga katuka. Naglagay sa head. Pagka malaki-laki na. Okay. So, yan lang muna ang para sa video na to mga katuka. Yung pag-harvest natin ng mga inakay. Maraming salamat sa inyo mga katuka sa patuloy na pagsuporta nyo sa amin. Sa patuloy na panonood ng video. Opo, opo. All cookies mamaya. Sa patuloy na panonood. Maraming salamat sa opo, wait lang. Like muna tayo, like. Opo. So, maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga video vlogs namin, sa patuloy na pagsuporta sa amin. So, tuloy-tuloy pa rin yung mechanics natin sa paraffle natin ng hand feed na kakatil mga katuka. Panoorin nyo lang yung latest vlog namin, yung huling video namin, para malaman nyo yung mechanics natin sa kung paano kayo makakasali sa paraffle natin ng hand feed na kakatil. So, again, ingat kayo palagi. Please, always stay safe. You stay away from COVID. Maraming salamat mga katuka. And please, make sure to always... And don't forget to hit the notification bell para laging updated sa mga videos namin. Maraming salamat mga katuka. Ingat!